Ang importante naman talaga ay ang sinasabi ng Diyos. Wala na. Ikaw ba yung tao na madalas ang sasabihin ng iba ay importante na malakas ang impact ang mga sinasabi ng mga taong ito sa iyo? Na dumating na ang araw na sila na ang nagpapatakbo ng iyong buhay dahil parang takot ka na ma-discourage sila sa iyo? Aminin man natin o hindi, marami na ang mga taong ganito ngayon. Lalo na sa panahon ng social media, laging iniisip kung ilalike ang mga posts nila. Laging iniisip kung ano ang mga magiging comments nila sa mga gusto niyang i-post. Kahit naman sa trabaho o kaya sa pamilya, may ganito. Wala naman silang masyadong tulong sa iyo, mga taong ito. Pero pagdating ng mga sinasabi nila sa iyo, may anong power ang mga sinasabi nila at binibigyan mo ng weight o bigat. Pero sana nga, no, maganda ang mga sinasabi nila at nagiging guide mo sa pagtakbo ng buhay na to. Pero paano kung mali? Ito ang masakit. Alam mo naman na wala nang pakinabang ang mga sinasabi nila. Sunod ka pa rin ng sunod. At the end of the day, lagi naman ang sasabihin ng Diyos ang mahalaga sa ating buhay. Dito sure ka. Dito sigurado ka na sa mabuti o mas mabuti ka mapupunta. Kapag maayos ang relasyon mo sa Kanya, lagi kayong nag-uusap, lagi kang nagdarasal ng mga gusto mo sa buhay, nasasabi mo ang mga gusto mong sabihin, sure ka na kabutihan mo ang gusto niya para sa iyo. At sa kanyang guidance, laging nakapattern kung saan mas magiging maganda ang future mo. Tama, hindi lang mapaganda ang ngayon mo, lalo na ang kinabukasan mo. Kahit sa pinakamahirap na gagawing desisyon, dapat guidance niya ang hinahanap mo. Ang sagot niya, ang masasabi niya. At hingin na maging maganda ang proseso at sana hindi ka masyadong masaktan kasama ng iyong pamilya. Oo naman, lahat ng yan pwede mong hingin sa kanya. At kung sa kanya galing ang lahat ng desisyon mo, palagay mo ba magkakamali ka pa? Palagay mo ba may mangyayari pang hindi maganda? At kung madalas mong gawin ang paghingi ng guidance sa kanya, lahat ng parts, lahat ng areas ay magiging tama. At kung lahat ng bahagi ay tama, sure akong magiging tama ang lahat. Sabi nga sa Isaiah 30:21, at ang iyong pakinig ay makakarinig ng salita sa likuran mo, na nagsasabi, ito ang daan, lakaran ninyo, pagka kayo'y pumihit sa kanan at pagka kayo'y pumihit sa kaliwa. Thanks for watching. Paki-like and share ang video na napanood mo para mas maraming matulungan ng mga kababayan natin, hindi lang dito sa Pilipinas, hanggang sa ibang bansa. And don't forget to like and follow my page, Dennis Antenor Jr. Certified. Thank you and God bless.